JRM version. Tanda niyo pa po ba? God is good? Amen. And all the time? Siyempre. Minsan pa po, kailangan po lakasan natin. Talagang yan doon yung thing, sasabihin natin, napakabuti mo, O Diyos. God is good? Amen. All the time? Siyempre. Amen. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin ang malakas sa palakpak natin, Panginoon. Ito po yung declaration natin na napakabuti ng ating Diyos na buhay sa bawat isa sa atin. Amen po? Amen. Sige po. Recap lang ko last week po na pag-aralan natin yung ano-ano ba yung mga sufferings. Ano-ano ba yung mga hirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. At yung pong lahat ng yun naman is nahula po sa Old Testament. At yun po ay naging katuparan. Tama ba nga ang pagkatagalog? Nasa katuparan sa New Testament. Lahat yun inihula sa Old Testament at naging pong katuparan sa New Testament. Ang lahat ng mga sacrifices, ang lahat ng hirap, lahat ng pasakit na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. So mag-mention lang po ko ng ilan. So, andun po na binitray po siya ng kanyang isa sa matalik na kaibigan at napakapopular. Pangalan niya si Judas. Amen po. Si Judas, isa po sa matalik na kaibigan ni Jesus Christ. At binitray po siya sa gaano lang, anong halaga lang? 30 pieces of silver lamang po. So, ganun yung halaga ng buhay ng ating Panginoon para kay Judas. Binigyan niya 30 pieces of silver lang pala. Ang katapat niya. Ano pa po, yung mga sufferings, andun po na yung inakasuhan po siya ng they falsely accused Jesus Christ na hindi naman niya ginawa. Ano pa, andun na hinak siya, andun na binuruan po siya, binugbog po siya. Marami pa pong parang undescribable nung mga sufferings na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. So, hanggang nga po sa dumating, yung siya ay napako sa krus. So, ngayon po, this week naman po, pag-aralan naman po natin, yung ano, nung napako na po siya sa krus, ano-ano yung mga 7 last words of Jesus Christ on the cross, nung habang po siya ay napako na sa krus. So, pag-aralan po natin, isa-isahin, himay-himayin po natin. So, ready na po ba kayo? Amen. Amen. Ngayon po kasi hindi lang po isang mensahe ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kundi po 7. So, maging ready po kayo. At sabihin niyo po sa katabi niyo, kalipitin niyo ang katabi niyo, huwag kang tutulog. Kasi, sige ka, pag natulog ka, mapaglalamangan ka. Amen? Kasi po 7. Ganun po tayo, ibibless ni Lord, 7 na mensahe na gusto niya ang iparating sa atin. At hindi lang po isang tao, hindi lang po ako yun. Huwag po kayo mag-alala. Baka manawa kayo sa akin. Pito po kami, samahan niyo po ako at ang iba natin pang mga kapatiran na sariwain natin, nabalikan natin kung ano-ano yung mga huling salita ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa krus. Amen po. So, unahin po natin. Ang una pong actually, 7 last words. Hindi naman po talaga to literally sasabihin natin na last word. Literally, hindi po siya isang salita lamang. It is actually meant na 7 last statements of Jesus Christ on the cross. Amen? Kasi po sinabing word lang, isang word lang yun. Pero hindi po, statement po siya. Amen? So, ang una pong word, ang una po sa huling itong salita ng ating Panginoong Hesukristo is naka-account po siya sa kung, ano na ba? Yeah, naka-account po siya sa Luke chapter 23, verse 24. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Isa pa nga po, minsan pa po, basahin pa natin. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Yan po yung isa sa huli o sa huli, sa pitong salita ng ating Panginoong Diyos sa krus. So dito po, andun po sa time ng ang ating Panginoong Hesukristo ay andun sa yung sobrang sakit, sobrang hirap, tandaan po natin na si Jesus Christ po is isang 100% na tao siya. So andun, nakapagtao, ikaw at ako, nararamdaman natin yung sakit. Amen?
Ramdam na ramdam niya yung sakit. Pwedeng emotionally at andun yung physically. Ramdam na ramdam ng ating Panginoong Jesucristo. That time yun. So dito po, alam niyo po, during doon sa sobrang hirap at sakit, there was no word of complaint. There was no word of regret. No word of plea na lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kabila po ng lahat ng sakit na nararamdaman niya, sa kabila po ng lahat ng hirap na pinagdaranasan niya o dinaranas namin tayo ngayon, wala pong ganung narinig tayo o na-account sa Bible na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ba is nagreklamo ba siya? Siya ba is nagsisi, bakit naman ako nandito sa krus? Wala naman akong kasalanan. Hindi ako ang nararapat dito. Hindi, di ba? Hindi din po siya nakausap, sige na, pakawalan niyo na ako. Wala naman talaga ako. Hindi. Walang ganun. There was no word of complaint. There was no word of regrets. There was no word of plea na lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Instead, ano po ang pinawa ng ating Panginoon? Ito nga po, wala siya. Yan. Ang ginawa po ng ating Panginoon is nanalangin po siya. Ito po yung laman ng kanyang panalangin. Ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Napaka laman nung mensahe ko, nung verse na to. Na parang binabasa ko pa lang, wow, sobrang touch na touch po. Sobrang ganun yung amazing and love ng ating Panginoon. Amen po? So, dun po na ipinanalangin niya po, hindi po ang sarili niya. Sino pong ipinanalangin niya po? Ipinanalangin po ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ibang tao. Sino po yun? Yung mga tao po na nagpapahirap sa kanya that moment. Yun po ay pinanalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Instead po na siya ay magalit, siya po ay nanalangin. At instead mo na ipanalangin niya yung sarili niya, ipinanalangin niya po yung mga tao na nagisanghi kung bakit siya nakakaranas ng hirap, ng sakit. Napaka-amazing ng love ng Panginoon, di po ba? Parang wow, Lord, nakakaiyak. Kasi ganun yung pag-ibig mo. Di po ba? Parang hindi ko maiwasan na maluha ako, especially nung pinag-aaralan mo ito. Lord, salamat. Kahit hindi ako karapat dapat. Ganun po yung love mo para sa akin. Para sa amin lahat. Amen po? Amen. So, tanungin ko po kayo, what about us? Kapag tayo po ba nandun sa point na pinagdadaan natin yung hirap, yung mga disappointments, yung mga frustrations, sa mga pagsubok na parang sa isip natin, wala nang hanggang, wala nang katapusan. Na parang, kumbaga sabi nga ng iba, parang pasano na ang langit at lupa sa hirap na pinagdadaan. Ano po yung lumalabas sa mga bibig natin? What do we do and what do we say? Pag nandun tayo sa point tayo ng buhay natin. Tayo po ba is, yung nga sabi ko kanina, tayo is nagsisisi o naninisi tayo ng mga tao? Tayo po ba is nagre-reklamo? O may mga lumalabas na masasakit na salita sa bibig natin? Kapag tayo ay dumating sa point na yun. Ano po? Wala pong nandito, di po ba? Sabi nga ni Pastora, nasa labas yun. Wala dito. Amen? Amen. So alam niyo po, our Lord Jesus Christ gave us the perfect example kung paano po natin i-face yung mga pain, paano po natin i-face yung mga disappointments sa buhay natin. Anong gagawin natin? Sabi ko kanina, ang ginawa niya, hindi kayo mahulog ako dito. Ang ginawa niya po, is siya po is nanalangin. Jesus Christ prayed. Yun po yung iniwan niya sa atin. Na kapag tayo, nag-face po tayo ng mga disappointments and trials sa buhay natin, lumuhod tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Kanya. Amen? Yun po yung ginawa niya. So, what about the prayer? Yun nga, sabi ko sa inyo kanina sa prayer, yun sa nakatala sa Luke 23, chapter 23, verse 24. Parang maliya tayo. Tawa? Yun, ang sabi niya, Father, forgive them. Ano yung una niya nabanggit? Father. Dito po, mapapansin natin na hindi po nagkaroon ng confusion ang ating
Panginoong Hesus Kristo sa relasyon niya at ng Diyos Ama. Ang kaya't ang sabi niya, Father, Father, forgive them. Hindi po siya nagkaroon ng identity crisis. Hindi niya nalimutan na bakit siya nakatako sa kanya. It is because of you and it is because of me. Dahil para sa atin at para po sa inyo at para po sa atin. Para po sa atin lahat. Dahil gano'n na lang yung pag-ibig niya sa atin. Amen? So yun po. Amen. Amen. Sige po. Bigyan po natin yung mga kapalatang sa ating pag-ibig. Because he is so good. Amen? So, andun po na buong-buo po yung kanyang faith, buong-buo po yung kanyang conviction, buong-buo yung kanyang self-identity, in spite and despite of what had happened to him. Sa kabila po ng lahat ng hirap, sa kabila po ng lahat ng sakit, emotionally and physically na nararamdaman ng ating Panginoon. Hindi po siya umagwat, hindi po siya lumayo. Niminsan ng mga panahon yun sa ating Diyos Ama. Kahit ang sabi niya, inirecognize niya yung relationship niya. Father! Father! Sabi niya gano'n. So tayo ba? Pag tayo ba is dumadaan na sa pagsubok, dumadaan na tayo sa mga problema, frustrations sa buhay natin. Do we still cling to the Father? Tayo ba lumalapit pa po tayo sa ating Panginoon? Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Marami, marami lumalapit pa sa Panginoon. Sa kabila po na pinagdadaanan nilang hirap. Alam niyo po, kapag tayo po is dumaraan sa mga pagsubok, dumaraan sa hirap ng buhay natin, ang gawin po natin, lumugod tayo, manalangin tayo, at lumapit tayo, tumawag tayo sa Diyos Ama natin. Bakit? Dahil anak niya tayo eh. Tandaan po natin na anak niya tayo at hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Amen? Amen. Amen. At saka, alam niyo po, pag ang isa na gagawin niyo, pag lalayo kayo, lalakad kayo papalayo, instead na papalapit, wala pong mas lalong mangyayari sa atin. Mas malihin na po tayo spiritual. Kailangan pag may times ng pagsubok, lapit tayo sa Panginoon. Panginoon, alam kong hindi mo ako pababayaan. Alam kong hindi mo ako iiwan. May pagsubok man, pero kaya kong lampasan to. Dahil kasama ko ang napakalaking Diyos. Napakalaking Diyos na siyang may likha ng langit at ng lupa. Amen? Amen. Hallelujah. So, alam niyo po, ang pinaka, one of the greatest teaching ng ating Panginoon is to forgive our enemies. To forgive and to love our enemies. Yun po yung isa sa greatest teaching ng ating Panginoong Hesus Kristo. Well, andito pa po sa earth ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, parang siguro sa sarili natin, parang naman, it's easier said than done. Pero paano? Kaaway ko, mamahalin ko, eh yun nga, malayo pa lang siya eh. Anino pa lang nila, nakita ko malayo, nakakulong na yung dugo ko. Yung pa kaya sasabihin mo na, mamahalin ko ang kaaway ko, parang it's easier said than done. Di po ba? Parang ganun. Mahirap talaga sa totoo lang. Kasi pinagdaanan ko po nito. Pero alam niyo po, pag tayo po is lumapit sa Panginoon, nagpasakop at pinakilos natin ang banal na spirito sa buhay natin, walang imposible. Kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa kalaki ang ginawa ng taong yon sa atin, basta andon na tayo ay nagpasakop sa banal na spirito, walang imposible. Kaya nating akapin niya, mahal kita. Because sabi ng Panginoon, love your enemy, for I forgive you. Amen? Kaya ba natin? Can we do that? Amen. Amen. Kaya natin yan. Basta andon na tayo po is talagang magpapasakop sa banal na spirito. There is, walang imposible sa kanya. Amen. Amen po. So, ang sabi nga po sa Matthew 5:44, ang sabi po, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Yun po. Tandaan po natin yung verse na yun na ang sabi niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Ganun po dapat tayo mamuhay sa araw-araw. Hindi ko po sinasabi sa inyo na ako ay perfecto at kaya kong gawin na ganito. Hindi po. Daily po, manalangin po tayo. And marirealize na, oh, oo nga, ganun pala. At napasarap po ng pakiramdam. Na wala kayong kaway, di po ba? Amen. Hindi kayo nakabusangot ang mukha nyo. No? Kasi malayo pa naman. Kasira naman araw po. Hindi, di ba? So, mas may enjoy nyo yung day kahit nakita nyo siya nakasalubong na kangiti kayo.
sino talo? Diba? Tayo hindi, na kasi nakangiti tayo dahil anak tayo ng Diyos. Amen? Amen. So, ang sabi niya po sa kanyang panalangin, Father, forgive them. Ito po yung sinabi niya po, yung nung siya po inanalangin, Father, forgive them, Jesus Christ exemplifies teaching. So, ito po yung nagbigay po siya ng halimbawa sa atin. Dahil sa kanya po, sa kabila po ng pinagdaanan niyang hirap, ang ginawa niya po is nanalangin po siya para po sa kapatawaran ng mga tao na nagpahirap po sa kanya. So, he exemplified. Nagbigay po siya ng halimbawa. Katuruan niya, ginawa niya po. So, tayo din po, gawin natin yun. Dahil kailangan po na tayo po magmamuhan na kagaya po ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po siya bumaba dito sa lupa para ipakita kung paano tayo mga anak niya mamuhay sa araw-araw. So tayo, we must prepare. Yung mga enemies natin, yung mga, kahit hindi enemies natin, yung mga tao na tayo tinuturing, hindi naman tayo dati sa kanila, pero sila tinuturing tayong kaaway. So, ganun po, we should love them, we should forgive them. Dahil ang reward natin sa langit, naghihintay na. Amen? Amen? Amen po. So sabi dito sa prayer niya, sino yung them? Sino ba yung sinasabi niya na them? Jesus, in sa prayer ni Jesus Christ, Father, forgive them. Sino ba yan? Ito po, yung sa prayer niya, pinananalangin niya po si Judas Iscariot na nagbetray sa kanya. Sino pa po? Ito po yung mga Jewish leaders na kung saan sila yung nanguna sa pagpapaaresto sa kanya. Ito po yung mga, ito si Pilato, na although alam niya ang katotohanan, pero po, inalaw niya na mapako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Sino pa? Ito yung mga Roman soldiers, na sila yung binip siya, minak siya, at sila yung nagpako sa krus sa ating Panginoong Jesucristo. At ito din po yung mga crowd, na kung saan sinasabi sa kanya, crucify him, crucify him. Yun po yung mga dead. And, ito din po is kasama po ako at ikaw at ang bawat makasalanan sa mundo. Yun po, tayo po is kasama sa panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Yung them na yun. Amen? Amen? So, sabi niya po sa kanyang panalangin, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Alam niyo po marahil, yung mga tao na yun, yung mga Roman soldiers na yun, yung mga them na yun na sinabi ko kanina, hindi nila po alam yung katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinako nila sa krus, na dinuruan nila, binugbog nila, sinaktan nila, at kung ano-ano pang ginawa nilang pasakit sa ating Panginoon, siya ang totoong Mesaya. Amen. They are ignorant sa katotohanan. They are not aware that Jesus Christ is the true Mesaya. Kasi, totoo naman, kung alam talaga nila na siya yung Mesaya, dahil noon pa nakasulat na may Mesaya na darating. Marahil kung alam nila na yung pinako nila ay si Jesus Christ, hindi nila yung gagawin. No? Amen? They are ignorant sa katotohanan. Amen po? Amen. So, doon po, nagdasal yung ating Panginoon. Kailan po siya nagdasal? Kailan niya ipinagdasal yung mga tao na nagpahirap sa kanya? Pinagdasal niya ba yung mga tao na siya ay sabi miracle pa? Pinagdasal niya ba itong mga tao na to na noong mga time na halos ang taos nagkadarapa, mahawakan lang ang damit ng ating Panginoong Jesucristo noong pang time na yon? No. Pinagdasal po ng ating Panginoong Jesucristo noong yung mga tao yun noong siya ay tinalikuran, noong siya ay dinuraan, noong siya ay binugbog, noong siya ay pinako sa krus. Noong time na yon. Tayo, tanungin natin ang sarili natin. Tayo yung mga kapatiran natin sa church, yung mga mahal sa buhay. Kailan natin sila pinagdarasal? Pinagdarasal ba natin sila pag tayo is magkakasundo? Kapag tayo is mga friendship pa lang? Mga friendship, gano'n. Gano'n ba natin sila pinagdarasal? Ngayon, pag meron ng misunderstanding, meron ng hindi pagkakaunawaan, paano pinagdarasal nga natin? Pero ibang klaseng panalangin. Kung siya ay nagsasayaw, sana matapilok ka. Sana malimutan mo yung step. Kung siya ay nakanta, sana to, masalang tono nito, malimutan nito yung lyrics, kung alam pa. Ganun ba panalangin natin? No, amen, di ba? Sabi ni Pastora nga, lagi ko narinig yun, wala yun dito. Nasa labas yun, amen? Dahil pitahin yun eh. Binago na tayo ng ating Diyos. Amen? Amen. Binago na to. Binago na yung puso natin. So, iba na tayo. Hindi tayo yung kagaya dati. Amen? So, bakit po dito ang Father, mapapasin natin, bakit si Father ang forgiving party?
di ba sa sabi po sa 9:6, Jesus Christ on earth has authority to forgive sins. Eh bakit kailangan niya pang manalangin, Father, forgive them? Bakit ilalapit niya pa sa Diyos Ama? Hindi na lang siya ang mag-grant ng pagpapatawad. Tandaan po natin, in the crucifixion, Jesus Christ was the sinner on behalf of the world. Siya po, inako niya po ang kasalanan para sa atin. Nilalagay niya po sa katawan niya, sa sarili niya, ang kasalanan ng bawat isa, ng bawat tao sa mundo. So kaya hindi po siya ang mag-grant ng pagpapatawad. Kasi po that time, siya po is the sinner po siya on behalf of the world. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Kaya hindi siya mag-grant ng forgiveness that time. Kaya po, nung namatay po ang ating Panginoong Hesukristo at siya po ay nabuhay after 3 days, naiwan sa libingan, nabaon sa libingan, ang kasalanan nyo at kasalanan ko. Amen? Naiwan na doon dahil binayada na, bayad na ang kasalanan natin. Amen? Amen. Dahil po, binayada po ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundo. So kaya sino man po ang naniwala, sino man po ang nagpasakop, sino man po ang tumanggap, ay inaari sa ating Panginoong Hesukristo, ay inaari ng ating Diyos Ama na wala ng kasalanan. Amen po? Sige po, bigyan po natin ang palakpak ang ating Panginoong Hesukristo. Napakabuti ng Panginoon. Salamat po. Kaya dito, Jesus Christ didn't count himself as the forgiving party because he put and place on his body the sin of us all. Sabi nga ni John the Baptist sa John 1:29, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Lahat po ng kasalanan ng tao sa mundo is inako niya, kaya ang kasalanan natin, sabi ko nga kanina, bayad mo. Tapos na. So, hindi na po tayo kailangan pang gawa ng ano pang bahira. Dahil tinapos na po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ang lahat. Amen? Amen. 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 So, dito na po ako magtatapos. Baka nananawa na kayo sa akin. Nananawa na po ba kayo? Anyway, marami pa pong mensahe darating sa akin. Kaya i-prepare niyo po yung sarili niyo. Kasi maraming mensahe ibibigay sa atin ng Panginoon sa bawat isa ngayon. So, iniwan ko po ito hindi lang po sa inyo, pati sa akin po bilang challenge na tayo po is magpatawad. Magpatawad po tayo sa at mahalin natin ang mga tao na tayo po isinuturing na kaaway. Magpatawad po tayo sa mga tao na ituring din natin naman na kaaway. Dahil po ang ating Panginoong Diyos, pinatawad tayo. So we too must forgive. Amen po. So bilang pong kailangan yun sa ginawa ng ating Panginoong Diyos na tayo pinatawad sa greatest sin natin, ang gawin natin is tayo is magpasalamat. We give thanks to God. So ano Amen. Po yung isang patotoo, isang patunay na tayo is nagpapasalamat sa Kanya? Magpatawad din po tayo. Kagaya po na ginawa. Amen po? Amen. So, meron po akong iiwan sa inyo na isang quotation na nabasa ko at ako po ay na-bless. I hope then, pag nabasa niyo po, mag-bless din po kayo. At ang sabi po doon, forgiveness is not an occasional act. It is a constant attitude. To God be the glory. Amen.